Hello, Sir Michael. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testing nila natin, sir, yung unit na order mo. This is the WE Glock 18C Silver Slide Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so ito sir yung manual. Ito yung unit. Okay, so ayan. Ayan siya, sir. So, may mga oil-oil lang. So, punas-punas lang. Okay, at least sure kayo na brand new talaga siya from the factory. Okay, hindi siya yung mga kunwari lang. Ngayon baka sasabihin brand new, pero hindi naman talaga brand new. Yung naglalaroan na nila, dinidemo-demo na nila, di ba? Sa akin talaga, virgin. Okay, so ayun sir, katulad na sabi ko sa inyo, mas, in a way, mas maganda yung silver slide. Kasi nga itong silver slide, parang meron siyang special coating. So, hindi siya kumukupas kapag kanyari, di ba? Pagka ginagamit mo siya, kinakasa mo siya, ganyan. Tapos kunwari, biglang tinamaan siya ng, I don't know, basta may tinamaan siya na konting ganun, ganyan, tumatama. Hindi siya basta-basta na nagbabakbak. Katulad pag yung black kasi, na ano kasi yun, nag-chip. Parang ganun siya. Kasi parang flat base kasi yun, flat na coating siya. Ito kasi parang may pagka-glossy. So, for me, ito yung mas ano, mas durable siya. Actually mas mahal, kaya mas mahal talaga tong ano, tong silver. Talaga mas maganda kasi talaga siya. Okay? Yun nga. So mas maganda siya yung ngayon, siyempre, meron din naman kasi ganitong sa tunay, kaya yung iba kasi madalas kasi natin nakikita diba yung black. Pero meron ganito, silver. Sabi ko nga pag napanood niyo yung video ko, yung first two Glocks na nahawakan ko na tunay na Glock, ganito yung slide niya, silver slide. So, yung third na tunay na Glock na nahawakan ko, yun lang yung black. Okay, so yung first two na nahawakan ko, ganito. Okay, yun lang. Okay, so, yung magazine, okay, lagyan natin ng bala. Glock 18 to, kailangan medyo dumihan natin kasi magpo-full auto tayo. No? So, testing natin siya sa full auto. So, kapag ginamit mo siya, ang lalagyan mo na bala sa kanya, siguro mga 18 lang naman siguro. 17, ganun. Kasi sa tunay kasi, ganun lang naman eh. Yung naman kailangan punuin. Pero, bala ka kung gusto mo. Sa'yo naman yung unit eh. Kaya pag nasira, syempre, di ba? Ano, kasalanan ha? Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ayan, 17 rounds. Ayan. Subukan natin. Ubusin natin to. Okay? Ayan natin. Okay. So, lagyan natin ng gas. Medyo tagalan natin konti. Baka mabilin eh. Okay? So, ayan. Ngayon, suotin natin ang ating iPro. Okay? Ayan. Ay, mali. Sorry. Tatabi ko na eh. Okay, buksan natin ng chronograph natin. Okay? So, ayan sir. Remember, ganito yung paghawak, no? Ganyan, okay? Tapos, ayun nga, kasi sa, ano, as a newbie, ha, tatandaan mo to. Pag naghawakan ng baril, as high as possible, always keep the trigger finger out. Okay? Yan yung parang pinaka-safety natin. Kasi di pa mapasok yan, di naman puputok yan, di ba? Tapos, ang tatandaan mo pa, isa, is keep the muzzle pointed at a safe direction. Okay, walang tao dyan, sir. Okay, tatandaan mo yun. Yun, more or less, parang yun dalawa lang naman eh. Trigger finger out, tapos keep the muzzle pointed at a safe direction. Okay? Yun. Okay. So, pasok natin. Ganyan, okay? Yan, lakasan mo. Hindi naman sobrang lakas, pero sakto lang. Tapos pwede mong kapain to, yan, okay mo. Kung nakaumbok ba. Pero sa Glock kasi wala masyadong issue. Nagkakaroon na ng ganung issue yun sa mga high kappa. So, sa T-Rex usually meron ganun. Kaya, minomodify ko. Okay? So, okay to. Ngayon, di ba, sabi ko nga sa'yo, get the 18. Kasi yung 18, meron siyang semi, meron siyang full auto. Kasi sa pag nag-17 ka, parehas na naman sila in a way eh. Depend, kasi kung mabilis masira, depende talaga siya sa gamit. Kung paano mo alagaan. Ganun lang naman talaga siya. Kasi 17 nasisira din kasi. At least, yung ganito kasi, ang maganda kasi sa 18, is, kung ayaw mo ng full auto, edi mag-semi ka lang. Pwede. Ngayon, kapag nag-17 ka kasi, kapag wala kang magawa, gusto mo lang mag-trip. Gusto mo mag- Aah! Hindi ka pwedeng ganun. Kasi semi-auto lang yun. Ganun lang naman. Pero, depende pa rin tayo talaga sa tao. Kanyari, practical shooter ka naman. Katulad ko, practical shooter ako.
Hindi ako, I'm not fond of 18s kasi ang sa akin kasi more on training, tapos parang in the future, I'm hoping to buy a real gun. Eh, sa tunay na barrel, wala naman kasi yung full auto eh, na pistol. Kumbaga, wala naman Glock 18 sa Pilipinas eh. Ewan ko lang kung meron, pero basically, hindi siya for civilian kasi. I guess mo. So, parang, yun. So, pag sa 18, at least sa 18 mo mafe-feel, kahit hindi ka makabili ng tunay na barrel, mafe-feel mo na, oh nga, no, okay ah. Parang at least nakaka-experience ka ng full auto. Parang ganun. So, kaya medyo complicated. Basta mga barrel, katulad na sabi ko sa'yo, mga pistol, parang kotse. Diba, ang dami klaseng kotse. So, pag may pera ka pambili, ang hirap pumili talaga. Isipin mo, meron ka $100 billion. Anong kotse bibilin mo? Diba? Sakit sa ulo nun. Parang ganun din. Pag bibili kayo ng pistol, pag may budget ka, di mo alam mo kung ano bibilin mo. Ganun. Basta, importante lang, bilhin mo medyo magandang quality. Katulad na to, made in Taiwan. Yan. Masisira man siya, mas medyo matagal. Hindi siya katulad pag yung mga China, ang bilis masira eh. Parang, baka isang araw lang, may masisira na eh. Diba? Parang tsambahan. Pero dati kasi minsan may nabasa rin nata ako sa mga forums. Parang ang tagal na yata niya ginagamit, wala pa daw nasisira. So, okay, swerte, di ba? Pero kasi ang daming nang nag-feedback, ang dami nag-PM sa akin regarding sa mga parts, mga pang-China. Eh pag sa Taiwan, wala naman masyado. Eh isipin mo, mas marami no, na benta na Taiwan kaysa sa China. Pero mas marami yung nagkahanap ng piyesa sa China. Yung sa mga China na pistol. Nakuha mo, sir. So, ganun lang. So, okay to, okay. Ayan. So, ayan, sir. Okay na to. Puputok na natin. Dami ko sinasabi. Okay? Hirap kasi mag-explain sa text. Kaya kailangan talaga bibidyoin ko para mabilis. Okay. So, ayan. So, kakasa na natin. So, actually, maarte lang ako magkasa kasi pinapakita ko yung bala. No? Pero, pwede naman ganun. Okay? Hinihila siya dito. Okay? So, ayan. So, naka-semi-auto tayo. Ayan, meron siyang, kalimutan ko na. Ito yung semi-auto, ito yung full-auto. Okay? Ayan. So, naka-semi tayo. Testingin natin ilan FPS nito. Woo! Lakas. 371.1. Woo! 362.7. Okay? So, 4 shots yun. So, ngayon, gagawin natin is, patayin ko muna to. Testing na natin yung full auto capability niya. So, yung unang gagawin natin is burst mode. So, ang burst mode is, parang hihilain mo lang sandali, tapos bibitawan mo na. Hindi siya yung brrrr. Kasi, ang full auto kasi, pag hindi mo siya binitawan, ang semi-auto kasi, kapag ang semi-auto, kahit na kinalabit mo at hindi mo binitawan, isang putok lang yun. Hindi siya mararatrat. Tapos kailangan bitawan mo, then, pang! 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 Ganun siya. Kapag full auto, pag hinila mo yan, prang! Parang prrrrt! 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 Titigil lang kapag naubos na yung bala. Okay? So, ayan, maraming rabi pang bala. So, yung una natin is prrrr, ganun lang. So, kakalabitin ko na sandali. Okay? Ayan, sir. Ito mo. Ay! Bloopers, naka-semi-auto pa pala. Okay, babalik natin. Nagulat ako. Hindi gumana. Okay, naka-semi-auto. Okay. So, ayan. Naka-full auto na siya, no? Okay. Game. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ngayon, full auto natin kasi maubos na siya. Okay? Ito na. Nakabit na. Nakalabit ako. Bitaw. Okay? So, ayan. Naubos na siya. Next slide lock. So, remove the magazine. Check natin kung may bala pa ba. Wala nang bala. Okay? Okay ba? Ang sarap nga rin nga yung full auto. Pag wala akong magawa. Okay? So, ayan. So, next slide lock siya na ubos na yung bala. So,
ito, may spring to, pwede mo to i-push kasi 'di ba minsan iba pinupush 'di ba. Ako kasi hindi ko ginagawa kasi baka kasi parang alam mo yung nakakayod kasi naka-strip siya dito eh. So, hilahin mo lang to, bababa naman sarili yan. O yan, 'di ba? Bitawan mo. Oh, ha? Tapos hammer down mo siya. Yan, pag hammer down kasi kaya mo siya kailangan i-hammer down para pag napasok mo to, hindi siya puputok. Ayan, hindi siya puputok. Okay? So, yan. Tapos, balik natin dito sa semi-auto. Tanggalin ko ulit yung magazine. Okay? So, ayun, Sir Michael. Okay na tong unit mo. So, ipapako na siya. Tapos, sadaling ko na siya sa courier tomorrow para ma-deliver na siya sa inyo. Okay? So, ayun, Sir Michael. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.